Darwin, ano? Nakikita kay Charles Darwin. Sige, verse tayo. Pinapagkala sa lita ng Panginoon. Okay. 1, 2, 3, go! Humble themselves and pray. Seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and I will forgive your sin and heal their land. Let's bow our heads and close our eyes. Father, we thank you. Salamat po Diyos sa iyong pag-touch sa puso ng bawat isa. And Lord, dalangin ko, Diyos, na basagin niyo po bawat isa, Panginoon. Cultivate us so that the seed that will be planted, Panginoon God, will grow, Panginoon God, sa aming mga puso. Lord, kami po, Diyos, ay nagkakasala sa imarapan. Kami po, Diyos, ay humihingi ng kapatawaran. Panginoon Diyos, basbasan niyo po ang iyong salita. At ako, Diyos, na magkasalita sa harapan, Panginoon God, ako instrumento lamang ng inyong salita, O Diyos. Hindi po makita, Panginoon God, sa akin ang aking kahinaan. Balutin niyo po ako, O Diyos, ng iyong kahimayaan, Panginoon God. We glorify you, Lord. We love you, O Diyos. Lalabas po kami ng pintuan mamaya na taladala po, bigbit ang espiritual na pagpapala, Panginoon God. We love you, Lord. This is my prayer in the name of our Lord Jesus. Everybody says amen. Kalapakan natin si Lord. Actually, hindi pa ako tapos doon sa topic ko na into the cave. But for a particular reason, there's an urgency na kailangan ko itong i-topic sa inyo. Actually, this topic ay nagawa ko ito when ako po ay pabalik na galing ko ninyo because sa mga hindi wala po ng prayer meeting, I will just give you a short report, ano? Mission trip natin doon sa Puliyo Island. So, Puliyo Island ay composed po ng limang simbahan. Hey, are you with me guys? Ang Puliyo Island po ay composed po ng limang simbahan ng Crest Bay, kung saan po tayo nagpabilang. At nakakalungkot isipin, iisa lang po ang pastor. Lahat po doon ay mga leader. So, meron po sa Porteo, sa Punilio, sa Lawis. So, in short, nakikinig pa ba ang lahat? Tapikin mo nga. Mamaya, hindi ko na sabihin tapikin. Sabi ko, Porteo na yan. Ha? Okay, tapikin mo ka tayo, sabihin mo, makinig ka. Okay? So, to make the long story short, ang mga taga-Punilio Island ay parang mga tupa na walang pastor. So, bilang ako po kasi ay district coordinator ng mga kabataan, ay hindi po yun ang huli at una pagpunta ko doon. So, asahan ko ang inyong suporta. Of course, alam din naman ni Papa ito na talagang mapapapunta po talaga ako doon. Hindi naman po araw-araw. Ano? I mean, siguro once a year. Ganun po siguro. Kasi po, hindi po bilang Puliyo Island, kapatid. Oh, grabe po ang pagpapahindot ko pagdating doon. Oh, ganun po katindi ang biyahe, ano? So, nag-i-enjoy ako, nag-i-enjoy din naman. At tigit sa lahat, ang mga taga Puliyo Island, especially mga kabataan, ay nag-i-enjoy din. Nag-i-enjoy din sila dahil tayo po ay nakapunta doon sa kanilang lugar. So, while I'm traveling from Puliyo Island pabalik, there's an urgency na kailangan ko itong i-topic sa inyo. Okay? Wala po ito, hindi po ito series. Hindi po ito series, yung Into the Game, no? Ang topic ko po is the missing link. You are questioning, anong kulang sa akin, Lord? You are doing your best in a Christian faith, but there is something missing. You pray, you read the Bible, you're doing good. No? Pag may, yung pasensya mo mahaba, okay naman na. Pero bakit parang may missing? Nawayan po natin ang salita ng Panginoon na mag-unlock sa atin. I encourage everyone to stay focused sa akin. Kapag hindi nyo po ito na
intindihan, ibig sabihin, isa lang po ang dahilan. Kulang ka sa focus. At wala ka sa focus. Sapagkat ako'y naniniwala, ipinanganak po tayong lahat na matalino. Amen? Kulang ka lang sa focus. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, focus. For the last time, tapikin mo katabi mo, sabihin mo, focus. Now, focus tayo ha. There's a missing link sa buhay pananampalataya at mananampalataya natin na para bang minsan ay we take it for granted. I encourage everyone to please listen. If my people who call by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, and then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. How many times na-prelease na po namin ito dalawa ni Papa? How many times na-read nyo po ito sa online, sa Facebook? Many times. 100 times. But there's something missing na kailangan natin i-unlock sa magitan ng salita ng Panginoon. But before that, umpisahan mo natin sa ganito. Sige. Now, guys, no intervention without dedication. Hi. No intervention without dedication. Versikulo tayo atin. Okay? Before that, God intervene only by the moment you dedicate everything. God, papasok lamang ang Panginoon at makikialam lamang ang Panginoon, Kuya Ray, sa kung ano ang meron sa atin o kung ano ang buhay natin, makikialam lamang ang Diyos the moment we are man na i-dedicate ito sa Kanya. Because without dedication of something you hold unto, mga kapatid, hindi po mag-i-interview ng Diyos. No matter you keep on praying, no matter you keep on saying, Lord, bless my negosyo. Lord, bless my family. Lord, bless my house. As Lord, as na hindi ito pagmamayari at hindi mo ito dinidikit sa Diyos, hindi makikialam ang Panginoon. Versikulo tayo atin. Yung chapter 7, this is the conversation between God and Solomon the moment he dedicate the temple of God. Ay, parang may nag-amen. Hi. Sa history, there are 3 times. Unang itinayong ni Solomon, plenary David. Namatay si David, itinayong ni Solomon. Okay? Winasap ng Babylon, itinayong po ito ni Zerubbabel. Ano? At pagkatapos, winasap ng Manulet, at tinayong po ito ni King Herod. Hanggang ngayon, kahit King Herod pa rin yun, yung nakikita po natin sa Jerusalem na templo. So, tatlong beses itinayo, dalawa na sila. Now, when Solomon had finished praying, in Hebrew word, in Hebrew meaning about praying, when Solomon had finished dedicating the temple, hi, pagkatapos i-dedicate ni Solomon ang templo, pagkatapos siya manalangin at inoffer ang buong templo, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Now, una muna tayo sa unang praise. When the Solomon had finished praying, after madedicate ni Solomon ang templo, ang Diyos ay nagpakita sa magitan ng apoy. Amen po ba? Nagpakita lamang ang Diyos. Pumasok lamang ang presensya, ang himayan ng Diyos. Pagkatapos may offer at may dedicate ni Solomon ang templo. Nasa naman tayo mga kapatid? No matter what you are trying to do your best sa iyong ginagawa, hanggat hindi mo i-dedicate ang lahat-lahat na meron sa iyo, hindi makikialam ang Diyos. Kapag meron medyo struggle ang inyong relasyon because you did not dedicate your relationship sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah! When marriage are not enough, mga kapatid, you know why there is a missing link? And the missing link is God. Ang daming problema. Alam niyo ba kung bakit
Maraming kapatiran ang may mga maraming mga ari-arian pero hindi na in-offer sa Panginoon. Kasi minsan mga kapatid, ang iniisip nila, paano kaya at magkano kaya ang ibibigay namin kay Pastor? If that is your mindset, then you're wrong. Eto pa. Hindi ko muna i-dedicate ang aking ari-arian sapagkat wala akong perong panghanda. If that is your mindset, then you are succumbed by these things. Ang importante sa lahat, i-dedicate mo ang iyong sarili, i-dedicate mo kung ano meron ka, sapagkat dapat ito'y pagmamayarihan ng ating Diyos na buhay. Amen? Hello, amen? Okay. Akala nyo nagbibiro pa ako. When I was in Punilio Island, sa aking 12 taon na pagpapastor, that was the first time I feel the enemy is lurking around. Literally. The moment we dedicate the houses of the members there, mga kapatid, bakit ako nag-English? Di ko alam. Sa panahon na dinidikit ko namin ang bahay sa Panginoon, mga kapatid, believe it or not, narinig ko ang boses ng mga demonyo, di windy, literal. At ako'y kinikilabutan sapagkat first time ko yun. Kaya pa, hindi na first time. Oo. Habang si Pastor Romy, niluhuran na ang bahay. Take note, born again yung mayari. Hi. Leader yung mayari. Pero sabi niya, Pastor Roli, may pakiusap po kami. Pwede bang ipag-pray mo yung bahay namin? Bakit po? Kasi po, marami po kaming naririnig ng mga kakaiba. Kaluskos, balungos. As talaga may, at may nakikita talaga sila. Pero hindi sila ina-atake. Kasi ang in-offer lang ng Diyos sa kanila, isang kanilang mga sarili, but not their possessions. Kakahiling na. The moment we pray, sa sobrang dami ng aming pinag-pray, yun na lang i-highlight ko. Nung niluhuran ni Pastor Roli at aming i-dedicate ang bahay, take note si Pastor Roli at yung mayari ng bahay, yun lang nakakilala. I mean, nakakilala sa matagal, pero yun na siya nakakausap sa background. Pastor Roli is shouting, ikaw! Are you with me, guys? Ikaw na sumasayaw na itlog sa ibabaw ng plato, lumayas ka! Yung mayari, sumigaw. Wow! Habang sumisigaw yung mayari, kapatid, ako na nag-intercede, nag-pray, in Jesus' name, nakadira ng mata. Baka susumburin ako, in Jesus' name. Totoo na ito, this is real. Sa seminary, may subject kami, demonology, pero hindi namin na-apply. Puro kami curing, pero doon namin naranasan. In Jesus' name, yung mayari, wow! Sumisigaw talaga. After ng prayer, after mag-dedicate, ako na ang husband ko sa Pastor Roli, alam ko yung background niya. Yung mayari mismo ang nagsabi ko na, Pastor, dati po ako albularyo. Isa po ang senyales, ang lahat ng pasyente na pumupunta sa akin, isang senyales po na sila ay gumaling. Kapag sasabihin mo yung diwende ko, pasayawin mo yung itlog sa plato. Sumasaya po yung itlog. Literal. Sabi ko, Pastor Roli, paano mo nalaman? The Holy Spirit tells us. There's a warfare. Hello, amen? Amen. Amen mga kapatid? Amen. Habang ako'y natutulog sa sobrang dami, sabi ni Papa, baka guni-guni ko lang yun. Kaya nga, todo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Balutin mo ako ng iyong banal na apoy upang lahat ng pumunta sa akin, ang mga demonyo ay magtupok. Two nights, I've been struggling. Literally. Unang gabi, may tumawag sa akin. 2 beses.
Bro, pagtingin ko kay Pastor Mawit, naghagok. Sino yung tumawag? Imposibleng aso! Kinoon, tulungan mo ako! Imposibleng aso, hindi yung aso. Hindi yung aso. The second night, mga kapatid, because there's a revival coming. Kaya ang demonyo, by the way, alam ng demonyo na merong gagawin si Lord sa kanyang tahanan, na merong gagawin si Lord sa lugar, kaya magpapadalin siya ng mga distraction. Amen? And in fact, yung sakit ni Ali, that is not a natural sakit. That is pakanak ng demonyo para ako ay mawala sa focus. Hi! Because after my mission doon, nawala ang sakit ni Ali. What's that? From 37 point, ganito ganyan bilang, wow! Okay na si Ali. Why? Because tapos na yung gera doon sa Pulido Island. Second night, habang ako natutulog, pagkatapos ang mag-pray at ako'y natulog na, may humila, may humawak sa akin pa. Kamay. Nirebiyo ko agad in Jesus name. Pero salamat sa kay Papa, pinaliwanagan niya ako, sabi niya kay Papa, kulang ka kasi sa bautismo. Kasi sabi ni Papa, hindi makakalapit ang demonyo sa atin at sila'y masusunod. At mako-confirm natin mamaya. Amen ba? Amen ba? Kaya simula noon na grabe Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan, lahat ng salita ko, lahat ng kinagawa, sa isip at sa salita, sa gawa, Panginoon, wala pong nakatago, Panginoon, sa iyong harapan, patawarin mo ako yung aking budi, inisimo, sa wagin na yung dugo, na dumanak sa krus ng Kalbaryo, in the name of Jesus, sabi ko sa iyo. Hallelujah. On the third night, I was dreaming about Ali. Ali, I am calling my daughter, Ali. Grabe ang distraction. Kay Pastor Oli, that is normal. That is normal because every time na tumutugtong sa Pulido Island, merong burden. Because the demon will try to attack you. But we are more than conqueror. Ang Diablo ay matagal na po nakagapos at nakadistino na matapos sa impyerno. Amen? Amen. Amen ba mga kapatid? Now, balik tayo. Sa buhay natin, what is the missing link? It's because you did not dedicate everything sa Panginoon. God will not intervene unless dapat mong i-dedicate. Sasakyan, i-dedicate mo. Anak, i-dedicate mo. Bahay, i-dedicate mo. Trabaho, i-dedicate mo sa Panginoon. Ipapasalamat ko sa Panginoon. Lord, we welcome you. Tricycle, sasakyan, kutsi, lahat yan, dump truck, bulldozer, lahat yan, i-dedicate mo sa Panginoon. Even ko ba mga kapatid? Even your wife, even your daughters, even your sons and daughters, dedicate everything. Everything. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, lahat yan. Sasabihin mo naman, born again naman ako eh. Oh, born again naman ako, oo. Oh. Hindi ka nga takihin ng demonyo, pero yung nakapaligid sa'yo. Sige ate, next. Kasi parang sumubra na ako eh. God will consume us through fire. Versikulo tayo ate. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. The moment we dedicate our lives to our Lord Jesus, believe it or not, the holy fire of the Holy Spirit will consume us. Consume, mga kapatid. Remember, ang tutupukin ay ang ating mga kasalanan because fire is also cleansing. Para ikaw ay dumalisay, hindi lamang sa tubig. Ang pamamaraan ng pagdalisay ay sa pamamagitan ng apoy. Amen, mga kapatid. Kaya nga tayo ay dinadaan, mga kapatid, sa process, sa fire, para tayo iluminis. At alam niyo ba, dito ko naintindihan the power of the fire of the Holy Spirit. Listen to this. Naalala niyo yung nakita ni Moses na burning bush? Umaapoy pero hindi natutupok. Sabi ni ng Panginoon,
ni Moses, bakit hindi ito natutupok? That fire na nakita ni Moses sa burning bush. Yan din ang fire na bumaba mula sa langit pagkatapos mag-ascend ni Jesus. At ang mga disciples is in the upper room. They are speaking in tongues and the fire of the Holy Spirit revealed unto them, mga kapatid. Ilig ba? And the moment you receive Jesus Christ, the moment you dedicate yourself to our Lord Jesus Christ, the holy fire will start to descend and consume you, mga kapatid. Amen ba? Palapakan. At alam niyo ba ang kagandahan dyan? Nag-aapoy ka, pero hindi ka natutupok. That's why every time na ikaw ay naglalakad, even though you are walking in the shadow of the valley of death, you will fear no evil. You know why? Kasi ang nakikita ng demonyo ay hindi ikaw. Ang nakikita nila ay ang apoy ng banal na espiritu na nagniningning na si Cain. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah! That's why do not be afraid by the devil. Let the devil afraid of the presence of God in you. Palakpakan niyo ako. Totoo yun. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. You know what? Kasama natin ang Diyos. That holy fire. Hi! Hello! May mga kaibigan pa kayo sa bilang. Friend, ibang-iba ka na ngayon. Parang every time na nilalapitan kita, parang masusunog. Alam nyo, para sa akin, it's maybe a joke, but for me, yes. Sapagkat ikaw ay pinabanalan ng Diyos. Amen? Next tayo natin. The holy fire. Now, guys, are you still listening? The holy fire remain until. Ate, next. The same verse pa rin. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. Now, pwede bang basahin niyo yung red? 1, 2, 3, go. Sa kasaysayan sa templo ng Israel, na wala lamang ang presensya ng Diyos sa templo the moment na ang Israel ay nag-turn away sa Diyos. Amen? Para may nangindin. Hi! The moment na ang mga hari na sumunod kay Solomon, kahit si Solomon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba o gumagawa ng kahalayan, gumagawa ng immoralidad, gumagawa ng kasalanan, the glory or the Shekinah of God ay nawala. At the moment na nawala ang glory ng Diyos, hallelujah, sa templo, yun ang pamamaraan ng Diyos na inatake at nasira ang templo. Amen. Amen. Amen? This is my challenge. Huwag kayong magpakampante. Nawawala ang glory ng Diyos kapag tayo, mga kapatid, ay nag-turn away sa ating Diyos na buhay. Alam niyo ba kung sino pa yung mayabang? Nandiyan ba tayo? Sa dami kong nakakausap na tao, alam niyo ang sino mayabang? Yung una nang nakatikim ng grasya ng Diyos. Yung mga backslider. Kasi pag kinakausap ko, balik tayo, ano sasabihin? Araw ko na yan. Ang niya pa na, di ba? Sabihin mo kasi yung katabi, sabihin mo, may kakailanan ka. Ako marami.
The glory of God remain hanggat ikaw ay righteous at aligned sa ating Panginoon. Hello, amen? Amen. Next, hindi ko na siguro tatapusin yung pangatlo kasi sobrang haba na. Ito na lang pangalawa. God's way to remind us of what? Sige atin. In verse 12, after madedicate ni Solomon, kailangan ko po na inyong focus na sabi ni Jesus, ang lahat ng may pandinig ay ibig sabihin, kapag ikaw nakikinig, kailangan mo itong magkaroon ka ng internalization. Tama ba yan? O, tama. Yeah. Okay? Huwag yung okay? Then the Lord appeared to Solomon. This is the second time na nag-appear si Lord kay Solomon. The first is nung binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan. Nakuha niyo ba din? Now, this is the second time. And special ito sapagkat hindi gumamit ng third party ang Diyos. Third party means prophet. Literal na bumaba ang Diyos at nangusap ang Diyos doon sa tinatawag na Ark of the Covenant. Sabi niya, then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer. And I've chosen this place for myself as a house of sacrifice. Yan bro, yung TV natin ha, excited na ako sa TV. Mas maganda yung sa TV. Now, dito ako lamang ha. Ang nagsalita dito ay hindi demonyo ha. At hindi propeta. Ang nagsasalita dito ay Yeshua, Yahweh Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. The Lord Almighty, the Adonai. Sabi niya, when, sino nagsabi ito ha? When I set up heaven, and there is no rain, or command the locust to devour the land, or send COVID-19, pestilence, among my people. Ate. Okay, okay na. Okay. Balik mo. Yan. Okay na. Dito ako na mga sa construction ng word ni Lord. Now, medyo na-internalize, di ba kung ano sinasabi ng Panginoon? Kaya naman si Lord ang magsasala, magbubukas, si Lord ang magkukuman. When I shout, kaya ito ganyan. Now, sequel tayo sa glit and let us connect the dot. Sige atin. Verse. Luke 19:35-37. Then they brought him to Jesus. This was the time na si Jesus ay papasok na sa Jerusalem at sasakay siya ng donkey. And they throw their own clothes on the court and they set Jesus on him, and as he went, many spread their clothes on the road, yung balabal. Then as he was now drawing near the cell, kasi pababa po yan, on the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice. Everybody says loud voice. Parang loud voice ka, tapos loud voice. Okay, loud. Yung malakas, everyone says loud voice. All the mighty works we have seen. Next verse. Okay. Dito ako na mga saying, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the highest, or blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Now, let us emphasize the red lettering. And some of the Pharisees and the Sadducees called Christ from the crowd. Teacher, rebuke your disciples.
Jesus answered and said to them, I tell you, if this should keep silent, the stones would immediately cry out. Sabi ng mga Pariseo, Panginoon, patahimikin mo yung mga disipulo mo, maingay. Hi! Ang sabi ni Jesus, kahit tatahimik itong mga ito, at kung papatahimikin ko ang mga tao, ang mga bato ay mag-iingay para purihin ako. Isa pa tayo, versikulo. At sige, ibalik mo. Hindi ko nabasa tayo. Now, sige pa tayo, sige pa, balik mo. Isa pa, last. You know that, di ba? Itong versikulo na ito, ang kasunod niyan, and if my people who called by my name, yun ang kasunod niyan, hindi ko lang nalagay, humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, and I will heal from heaven, and I will heal their land. Kailangan ko ng inyong masusing atensyon. Yung kabuuan habang pinag-aaralan ko, yung 2 Chronicles 7:14, kung ang tao daw ay hindi na, kapag sinummarize mo yung if my people are called by my name, ang summary nun ko yan is, kapag ang tao ay hindi na nagpupuri sa akin. Kapag ang tao ay hindi na at nagkukulang na sa pagpupuri sa aking pangalan, kapag ang tao ay nahihirapan na sa pagpupuri, pag-worship sa aking pangalan, ang sabi ng Diyos, then I shut up the heaven. Woo! And there is no rain or command the locusts to depart. Ibig sabihin, kapag hindi na kaya ng tao na magpuri sa Diyos, inaalaw ng Panginoon ang mga dilubyo upang dumating sa mga sa ating mga buhay, upang ang mga dilubyong ito ay magpupuri sa ating buhay na Diyos. What if I tell you, dumarating ang bagyo sapagkat ang tao ay hindi na nagpupuri sa Diyos. Dumarating ang bagyo because they create sound, they create dancing, they create emotion. And that motion is to glorify the Creator, and the Creator is God. Paano kung sasabihin ko sa inyo, dumating ang pandemic so that you and I can worship the living God? Because God said, kapag hindi na nagpupuri ang Diyos, the creation will cry out. Amen? Kung ikaw at ako ay hindi na nagpupuri sa ating Diyos, the creation will cry out. The stone will cry out. The storm will cry out. The pestilence will cry out. Ang kahirapan will cry out and shouting the name of God. Reason? It's because the people of God are no longer worshiping God. Amen? Amen? Now every time you see storm, sasabihin, Lord, forgive us. It's because nagpadala ka pa ng storm and they create sound, they create motion, they create dancing. It's because ako ay hindi na nagpupuri sa Diyo. Amen? Versikulo tayo ate. Sige pa. Sige pa. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of the heavens with all their hosts. The earth and everything on it. Everybody says everything on it. The seas and all that is in them. And you preserving all, the host of heaven worship you. Next attempt. Dito siguro ako magtatapos. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains
and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. The creation will cry out because the people of Zion is no longer worshiping God. Dito ba si kay Joshua? Music team dito kayo. Yan. Ito yung mga adapted pulse breaker. Yan, yeah, ganoon, ganoon. Isa sila pala rin. The message of now, the missing link. Go back to worship. Go back to worship. Alam niyo, I am praying na lahat tayo makapunta ng Punilio Island. I am praying na lahat tayo makapunta ng San Juan. I am praying na makapunta tayo sa probinsya. You know why? Just to reflect. They traveled how many hours? Just to spend time sa church and worshiping the true living God. Tayo, unang pinaproblema agad, yung damit. Pinaproblema agad, parking. Pinaproblema agad, pera. Repent. God is calling you right now to repent yourself. Musicians, mag-repent din kayo sa Panginoon. Young pro, repent. Teens, repent. Tatay, repent. Nanay, repent. Seeking for revival and then you are not repenting, that is wrong. Because revival is the key. No, repentance is the key towards revival. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like this.
Holy fire, us, Dios. Touch every people of yours, God. Forgive us, God. Patawarin niyo po kami, O Dios. Lahat po mga gaganda dito, O Dios. Cleanse us. Oh, Jesus, thank you for your blood. Hallelujah. Right now, Dios, touch your people. Touch your people once again. Spirit of your church, stay in the heart of men. This is my prayer in the name of our Lord Jesus.
Everybody says amen and amen. Palapakan po natin ang Diyos.